Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota Innova. Mag-change oil po ako. Sa pag-change oil po ng Toyota Innova, gamit po ay dyan ng combination wrench number 14 or socket wrench. Luwagan nyo po yung drain plug niya. Pag naluwagan nyo na po yan, pwede nyo na po siyang tanggalin. Kulang-kulang 2 galon po ang laman ng makina nitong Toyota Innova. Kaya dapat po yung used oil na paglalagyan nyo ay sapat para hindi po kayo apawan. Dahil kaunti na lang po yung tumutulo, ibabalik ko na po uli yung drain plug nito. Kamayin nyo po muna sa pagbalik ng drain plug mga boss, tapos gamitan nyo po ulit siya ng combination wrench para mahigpitan. Kahit wag nyo po muna siya masyadong higpitan ng todo-todo mga boss, okay lang. Kasi ang gagawin ko po dito mga boss, ipa-flashing ko po ito ng ordinary oil. Nagpabili po ako sa customer ng ordinary oil para ayun po yung gagamitin kong pam-flashing. Kung makikita nyo po, ayan po yung sinasaling ko, ordinary oil po yan. Hindi po kasi ako gumagamit ng mga chemical. Mas mabuti na po dyan yung ordinary oil, yung pinakamurang langis. Okay lang po yan mga boss, diesel po itong sasakyan. After na maisaling ko po yung langis, babalik ko po uli yung engine cup niya. Tapos, i-start ko na po yung sasakyan. Ito po kasing way ng pag-change oil ko. Ito po yung way na mas malinis po kaysa i-compare nyo po doon sa gumagamit pa kayo ng pam-flashing. Mas malinis po yung ganyan mga boss. Hindi ka pa mag-aalala na mamaya may madamage pa sa loob ng makina mo dahil sa ginagamit mong chemical. Hindi naman sa sinisiraan ko po yung chemical. Eh kung mag-iisip ka, hindi naman po talaga siya pure na langis eh. Kaya nga pure na langis po nilalagay sa makina dahil alam naman natin pag hindi pure na langis talaga mo dyan, may possible na may pwedeng madamage sa loob ng makina mo. Pero naka 5 minutes na ako kaya patayin ko na po yung makina. Ngayon pagpatayin na po yung makina, balik po tayo sa ilalim ng sasakyan. Gamit po ulit kayo ng combination wrench number 14, luwagan nyo po ulit yung drain plug. Pag naluwagan nyo na, pwede nyo na po siyang kamayin. Ayan. Diba? Kita nyo, itim pa rin siya. Itim na itim pa rin. Kaya the best talaga pang flashing yung ordinary oil na lang. Mas makakamura ka pa. Tapos habang nagpapadrain ka po ng makina mo, dito ka naman po sa filter para hindi po nasasayang yung oras mo. Total sa iyo naman po halimbawa yung sasakyan. Diba? Sa pagluwag po ng oil filter o sa pagtanggal ng oil filter, gamit ka po ng oil filter wrench. Ako po kasi seatbelt po yung ginagamit ko. Improvise ko lang po yan. Eh. Kaya yan po yung gamit ko kasi nung napanahon na ako po yung gumagawa ng sasakyan ng seat hole ng Makati, mula sa motor hanggang bus, ako po gumagawa. Basta lahat po ng ginagamit nila, basta red plate, ako po nag-change oil tsaka tune up nun. Kaya po yung pagtanggal ko pa ng oil filter, adjustable po yan. Hanggang sa malaking oil filter, kaya tanggalin yan. Hanggang sa pinakamaliit. At ito po yung gagamitin ko lang is, ayan po yung oil filter. Ang part number po yan is 111, itong Innova. Innova, Fortuner, ayan, ayan po yung filter niyan. 111C111, ayan po. Bago nyo po ilagay yung oil filter, buksan mo muna itong 1 galon para may pakita. Yan. Sausaw ka po ng kaunti dyan. Tapos, pahiran mo po yung o-ring niya. Ayan po yung o-ring. Oh. Yan. Pahiran mo po yan ng kahit kaunti lang. Para pag nilagay mo po yan dun sa paglalagyan mo ng yung pinaka-base ng oil filter. Pero bago mo po ilagay, punasan mo muna. Ayan yung ginagawa ko. Punasan mo po muna siya maigi. Kasi matutuyo po yan pag pinunasan mo eh. Eh may langis po yung ano mo. Didudulas lang siya ron. Eh kapag nilagay mo po yung oil filter na wala po siyang kaunting langis man lang, eh ba pwede pong tumigil yung o-ring at pumilipit. Ganun po ang ibig ko sabihin. Pag nailagay mo na po yung oil filter, kung kaya mo po siya higpitan sa pamamagitan po ng kamay mo, pwede po. Pero kung hindi mo kaya, gamitin mo po yung oil filter wrench. Kailangan nga lang, marunong kang tumansya ng higpit. Hindi po pwedeng sobra-sobra ka sa paghigpit. Pwedeng maputol yung o-ring ng oil filter at tumagas. Maging dahilan pa para masira yung makina mo. Balik po tayo sa trabaho. At pag okay na, punasan mo na po yung oil fan bago mo po ilagay itong drain plug. Ilagay mo na po yung drain plug niya, tsaka mo yun higpitan ng tamang higpit lang. Hindi mo kailangan mahigpit na mahigpit yan boss, kasi darating ang oras, luluwagan uli yan, kaya hindi kailangan niya mahigpit na mahigpit. At dito naman po ulit tayo sa pagsali ng langis. Meron po akong nakareding 2 galon. Gagamit po kayo ng dipstick sa pagsukat po ng langis para sigurado po kayo na tama po yung sukat ng langis na ilalagay nyo. Kumbaga sana tama po yung litro.
Alam naman natin kapag bumita ng sasakyan kung ilan ang nakalagay dyan eh. Pero minsan yung pag-drain natin po ng langis, hindi po natin alam kung na-drain ba natin lahat or marami pa palang natira. Ganun po yung ibig sabihin. Kaya pinaka-the best, kahit alam mo na, gumamit ka pa rin ng dipstick. Sa 2 galon pong naka-ready, meron po dyang matitirang kaunti. Ang purpose po kasi ng dipstick, yan po yung gagamitin yung panukat ng langis. Kung naka-full ba yung langis nyo o kaya naka-low. Ayun po ang purpose niyan, para alam nyo kung may langis ka o wala. At eto, hinanginan ko lang yung air filter nito kasi bago lang po ito mga boss eh. Alam ko naman mga boss, sa pagtanggal at pagkabit ng air filter, kabisado nyo na yan. At pag okay na po, pwede na po natin siyang start. Pag napa-start nyo na po yung makina mga boss, ugaliin nyo po mag-leak test. Unang-una, si leak kayo sa ilalim. Check nyo kaagad kung may leak na langis, ganun po. At kung wala naman, patayin nyo na po uli yung makina. Tapos, magsusukat na po tayo ng langis. Kasi hindi ko pa naman po pinainal yung langis, meron pa po yung tira. Ngayon, dapat po yan nasa ikalawang tuldok siya. O kaya dalawang guhit, o kaya letter F. Ganun po. Kung tingnan nyo, kulang pa po yan eh. Kaya magdadagdag pa po ako nyan. Kasi sa pag-under po ng makina, sir, papasok po sa filter yung ibang langis eh. Kaya magbabawas talaga yan ng kaunti. O, gaya ng dati, tanggalin mo po yung engine cup niya, lagyan mo po ng imbudo, na-improvise pa rin, tapos saling ka po ng langis, pang-additional. Yun lang po. Tapos kung may matirang konti, itabi mo, para just in case na magkulang yung langis mo, meron kong pang-refill. Ganun lang po mga boss. Sana po mga boss, meron po kayong natutunan sa video ito. At kung maaari po sana, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Marami pong salamat. At dagdag ko na rin po sa aking pagpapasalamat kay Karl Mark Pugyaw AM. Salamat po sa iyo boss at higit sa lahat sa Diyos sa pinadala mo sa aking stars sa ilang video na ginawa ko. Sa aking page reel at Facebook. Salamat po dahil kahit hindi namang kagandahan yung pagkakagawa ko ng video ay nagiging mabuti sa paningin mo. Sa aking subscriber at followers, salamat po ulit.